Ayan mga ka-baby G, nandito tayo sa dealer ng mantika. No, eto meron sila ditong dalawang ano, malalaking tangke. Grabe, ang lalaki ng tangke nito. Ayan. So si Kuya, nagtatrabaho. Kuya, anong pangalan mo? Ray po. Kuya Ray. Ray. Kumusta? Anong oras yung trabaho niyo dito, Kuya? Alas 7 po. Alas 7 hanggang anong oras, Kuya? Alas 5 po. Kumusta naman? Okay naman po. Ay, pag ni Kuya Ray, yun. Nakausap na lang si Kuya Ray. So si eto Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Anong pangalan mo? Richard. Kuya Richard, no? Kumusta? Ang aga-aga, ang sipag mo talaga. No? Anong oras ang ano, pasok nyo? 7, no? Kumusta naman po yung trabaho niya? Ayos naman? Okay naman po. Oh, nakikita nga sa Facebook, malakas yung business nila. Maraming umu-order, ano Kuya? Bali, ilang kayo dito, Kuya, na katrabaho? Bali, 7. Ah, bali, 7 kayo, no? So, eto, anong ano yan, Kuya? Yun yung nagsasalin? Ayoko, 1.5. Ah, dito ipapasok yung mga ano. Okay, mga ka-baby G, makakausap natin yung may-ari nung Pabes Trading, yung supplier ng mga mantika. Ikaw po si Sir Jimmy. Sir Jimmy. Yan, maraming salamat, Sir, sa pag-allow nyo na i-feature yung inyong mantikaan. So, kumusta naman po yung business? So far, so good naman. Palibasa, bago lang din kami. Kaya okay lang din naman. Natutuwa naman tayo sa takbo ng negosyo. Yeah, nakita nga namin, Sir, ang dami niyo ng mga ano naka-ready. So yan ba, Sir, may mga ano na yan, may mga may-ari na yan? Actually, may mga pinaglalana na kami niyan. Inantay na lang namin yung tawag nila para sa delivery. Ah, ganoon, no. So mostly, Sir, yung mga customer niyo, mga taga saan lugar? Dito lang sa malalapit na bayan, meron sa Dasma, okay. Dito sa Silang, dito rin sa Gen 3 meron din at saka 13. Sa Tansa meron din. Ayan, nakita ko nga, Sir, ang daming mga ano. Tapos ang dami nilang ano, so may mga sasakyan sila na ano. Ang karamihan, yung mga suki namin, tinatawag na lang at dinideliver na lang namin. Ah, gano'n, dinideliver nyo na lang. Meron din pailan ilan na yung mga buy and sell, sila na mismo pumipick up. No. Okay, so may mga buy and sell din pala, kumbaga reseller, parang gano'n. Reseller, tawag nila, tama. So yun, ang oras ng business nyo ay ano, anong araw? Lunes? Mali, Monday to Saturday. Pero dahil nga kami, nag-a-adjust kami pag may tawag na nakikiusap ng Sunday. Talagang, at may available naman na stocks, dinideliver na namin kahit Sunday. Pero production-wise, kumari lang, iniwasan namin yung Linggo. Ah, nga naman. Kumbaga, ano eh. Pahinga, pahinga. So, isang Linggo nga namang ano, papahinga. Pagtatrabaho na paggawa sa pabrika o sa kanilang business, pag-aasikaso, siyempre, Sunday hanggat maaari nga naman, iniiwasan nila. So, ito po ba ay talagang plano nyo na ito yung gawin yung business or product? Ito ba ay biglaan lang? Ano ba bang story nito? Sa totoo, matagal kami sa hanap buhay na isda. Yan talagang okay. Bread and butter namin. Kaya nga nang sinabi ko, itong mantika, bago lang, nung March lang kami officially nag-start. May mga kaibigan tayo, meron din tayong kasosyo na nasa ganitong, hindi naman mantika, sa bote sila na negosyo. Okay. So, parang nag-value addition dun sa negosyo nila, bakit bote ang ibibenta natin, hindi na mantika. Galing. O doon na nagsimula yung concept. Ah, okay. Ang galing ng mga concept talaga na... Ganun talaga yung mga business-minded eh. Talagang malilikot yung isip. Oo nga eh. Hindi mapakali lagi. Hindi mapakali. Hanggang sa talagang magugulat ka na lang, magiging successful yung mga result ng mga business nila. Ito. So, ito, Sir, ano ba itong tangke na to? Ito yung mga dito, pag nag-order yun, kami sa supplier namin, tangke ang minimum na order namin. Okay. So, minimum 10 tons. Pagka dumating yung delivery namin, dito kinakarga. Dalawa ito kasi yung dalawang klase yung mantika natin sa market. Ah, dalawang. Yung isa, coconut. Kabisado na naman ang mga palengke ito. So, dalawa coconut. Yung ano? Yung coconut. Coconut? Linaw, tawag nila sa local term. Coconut. Linaw then, kasi medyo mas malinaw ang color niya. Ibig sabihin, magkaiwalay sila ng tangke. Magkaiba yan. Okay. Ito, palm. Palm. Ito, palm. Ay,
tawag ko muna pansin si ano, si Rolly, yan yung kasosyo namin. Yan ang Rolly. Yan ang utak talaga ni Coach, kaya kami na atak. Sir Rolly. Rolly. Shout out. Shout out. Rolly, para ma-interview ka. Sir Rolly Zaragoza. Yan, yun siya yung business partner. Pero hindi na nga lang siya, no, dahil marami rin siyang kaibigan. Okay. Yan. Si Sir Rolly. No. So shout out kay Sir. Maraming salamat sa pag-allow sa amin na ma-feature yung inyong business. Okay, thank you po. Ayan. So kaya pala dalawa yung tangke, no? Coconut. Linaw. Linaw. Palm oil. Labo. Labo. Kasi medyo mas malabo siya. And then, sa presyo, ano po bang difference nila? Mas mura ang linaw. Mas mura ang coconut kaysa palm. Dati, bago nag-pandemic, mas mura ang palm noon. Okay. Kaysa coconut. Pero normally, mas mura yung linaw. Sa ngayon, mas mura ang coconut o linaw. No. Bakit po kaya? Siguro sa costing nila, sa production cost ng coconut, dahil dito lang galing ang bagay, coconut. No? Local may marami. Coconut industry tayo eh. Yung palm kasi mostly imported yan. Kayo, kaya naman pala. No? Kaya pala napansin namin kanina, nag-iikot kami, yung mga bote, iba-ibang kulay. So yung pala coconut oil and palm oil yan. So nakita namin kanina, kaya lang hindi pa ano eh, so, yung mga pabrika nyo. I-stock namin pag may production, okay. Mapapansin nyo may mga linya doon na tubo, pupunta na doon sa machine natin. Yun yung machine na yan, kaya lang ano eh, medyo puno na yata yung mga... Pero nag-ano rin sila para kung nababawasan ng konti, nagpapalit tayo ng bagong stocks ulit. Ayun. So mga ka-BBG, yan yung isang machine. Ano tawag sa machine na yan, sir? Ha? Ano tawag sa machine na yan? Yung pagka-describe mo, dispensing machine, kasi doon niya nilalabas yung mantika. Tama. Dinidispense niya yung mantika doon sa basyo natin, yan yung 1.5. Yun naman para sa bote lang yan. Okay, magkahiwalay yung ano, 1.5. Yung design ng machine na yan, dalawa yan. Yung isang machine para sa 1.5 na bote, yung 1.5 na yan, yung isa naman para dun sa gin na type na bote. Iba yan. Pang 1.5 lang ito. Mamaya, paglapit natin dun sa kabila, iba rin ang positioning noon. No? Ito, mga ka-BBG, ito, pang 1.5. So, yun. Ilan bali ilan yan, sir? 12. Okay. One time na latag. Galing. So, nilalatag namin yung mga basyo dyan. Itatama mo yung bunganga niya sa mga ano, then pipong dito mo ito, bababa na ito. Okay, so yun, mga ilang minuto yung tinatagal yan, sir? Naka-timer lang to ng seconds lang. Seconds lang. Seconds lang, puno na siya. Yes, so automatic din siya namamatay pag puno. Okay, ikutan natin ngayon mga BBG yung sa machine, yung sinasabi maliliit na bote. Sa bote na gin. Kung mapapansin nyo, maliliit yung ano niya. Tsaka nakaposition siya. Position siya ng ano, natatama dun sa pagkatali. Ayun, kasi naka-ready na siya na tali. Nila dyan, sukat na sukat yan doon. Pagka iba, ito naman medyo may konting mano-mano. May operator dyan, iapakan niya, bababa ito. Idihin niya lang yung apak, kung saan ang lalabas yung mantika. Yun. So, may idea na tayo. Medyo mas mabilis lang siguro yan kasi maliit, ano? Seconds lang din, seconds lang din, And then after na yan? Medyo menos ang manual dito. Hindi na inaapak ko. Pinipress na lang yung parang may button doon. Kusang bababa yan sila. Pero siyempre ilalatag mo muna yung mga basyo. Teka, isang tanong pa sir. Ano yung pagsasalin nyo dyan? Tulad yan, coconut oil muna o palm oil? Depende kung ano yung sa inventaryo namin na paubos na. Ano ba, konti na lang yung bote namin na palm. Pwede, bote muna kami na palm. Ibig sabihin may ililipat connection. Ililipat namin yung connection para daluya na. Ng mantika. Yun. So, papansin mo, kuklose up mo, may mga bulb doon. Yung mga, may bulb din sa bawat tangke. Kung ayaw na namin ng coco, isasara namin yung doon tayo para makita nyo yung bulb. Okay mga BBG, pasyalan natin yung bulb na sinasabi ni sir. Yan. Meron din kaming binibentang naka-container na. May mga nagre-request din na container na 17 okay. Kilos lagi yan. Ayan. Okay. So dito na namin yan pagka-container, dito na namin pinapadaan diretso. Okay. Hindi wala siyang machine. Oh, so basically, nakatutok na yan dyan.
may katabing timbangan yan, digital na timbangan. Kaya mm-hmm. May timbangan din. Yes. Kaya gamit na gamit din yan. May mga regular customer din kami na gusto container lang. Yung mga taga rito, sir, meron din napunta dito na mga... Marami yung mga tindahan na dyan na dandaan, nakikilala na kami. Yun. Yung iba naman, nakakapunta. Yung iba naman, nag-aantay lang pag may lalabas yung delivery van namin, sasabay na lang. Oh, yun. So, yung mga ano nyo, sir, yung mga customer nyo, mostly reseller or ginagamit nila sa... pagluluto? Yung mga sariling restaurant. Yung iba, mostly, may mga palengke, may mga pwesto sila. Oo nga. Yung reseller, may mga kanya-kanya silang suki naman na mga pwesto ng palengke, ganun. At may mga, napansin ko may mga ilo kayo. Ibig sabihin, inaabot din kayo ng gabi dyan. Nang pag-operate. Minsan, nung mga una, kasi siyempre, ginagamay pa namin yung operation. Inaabot kami ng gabi. So, kailangan namin ng ilaw. Actually, nag-set up kami ng solar din para makaminos tayo. Meron din di kuryente. Yun. So, eto sir, yung ano niyan, mga ilang araw na uubos? Kalakasan niya. Namin, minsan 7 days. 7 days? Yung isang tangke. Pala, no? Ganun kabilis. Pag medyo mainay na, hindi na inaabot sa buwan. Galing, no? Yun, no? 3 tanks na ganito per month. Per month yung pala sila. So, basically, mga 10 days, ganon. Ito yung mga, pakita ko yung mga bulb. Yun. Yan, yung mga pihitan. Mga pag gusto bulb. Mong maglipat ng production dito, lipat ka sa pump, isasara namin yan, bubuksan naman namin yung isa. Ayun, makikita mo yung mga bulb. Itong ayan. Isang linya dito, yung sa bandang kanan, mapapansin mo pakyat. Yan ang supply line. Okay. Pag may delivery kami, ibubomba ng tanker. Ano bang delivery? Alam mo, coconut. O, isarado namin yung packet dito sa kabila. Para galing. Dito naman aakyat. Ganda sistema, no? Medyo simple lang na dandahan. Unti-unti, no? So, nung March lang sila nagsimula. Ay, sinisis ko naman. Ito, shout out kay Ma'am Lanis. So, sa finance. Pag-upan muna namin sa kanya. Si Ma'am Lani, ito. Si Ma'am Lani, yung bahala daw sa finance. So, kumusta naman yung negosyo nyo? Kailangan kahit mahirap. Medyo, stress, pero okay lang. Yun. So, yung dalawang mag-asawa na to, talaga napakasipag, no? So, yung ano nila, business nila, dati raw sa isdaan. Hanggang ngayon pa rin. Hanggang ngayon, meron pa rin. Wow. Sige, meron din pala silang... Kaya pala napapansin. Yun, Nueva Ecija. Yun, Nueva Ecija province namin eh. Kaya pwede pala yun. Sa Pangasinan. Sa Muñoz. Sa Pangasinan naman. Doon ako pinanganak sa San Manuel. So yun, mga ka-Baby G, meron pala silang isdaan sa Pangasinan. Similyahan kami. Hindi kami masyadong palaki. Puro similya lang. Similya, okay. So marami rin silang mga doon, customer. Oh, yun ang bread and butter talaga. Bread and butter. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Maraming maraming salamat po sa pag-alaw sa amin, Ma'am Lani, sa business nyo, Sir G. Thank you rin sa panalo. God bless sa business nyo at more power. Ayan. So mamaya, ikutan pa natin yung kanilang place dito. No? So salamat. Gumawa ka mamaya. Ikaw mag-ano sa machine. Ayan, mamaya, itetry natin. Itetry natin magsalin. Pag nagsalang, mamaya mag-ano. Tingnan natin kung ilang mantika matatapon natin. Actual. Okay, itetry natin yan mga Baby G. See you later. Thank you.
Ayan, sir. Ano yung sinasabi niyo, sir, na kwento? Sinatanong niyo ako, paano kami napunta sa linya ng isda? Eh kasi fisheries graduate ako. Siyempre, pasalamat ako nung panahon ng gobyerno, may inalok silang scholarship pero pang fisheries lang. Ah, eh, nung time namin, parang naalangan na ako kung mapapaaral ako sa college. Eh kasi may kapatid na ako nauna na sa college, hirap na sila magpaaral yung magulang. Eh kahit ayoko yung kursong fisheries, kinuha ko na. Ah, gano'n, nung una. Siyempre, ang mga sikat na kurso noon, pag mga barkada, engineering, di ba? Ano school po yan? Ang fisheries sa UP ako. UP, wow. UP College of Fisheries. So, last batch kami ng Diliman. May fisheries pa dati sa Diliman, pero nakaano yun sa Iloilo, UP Iloilo. Then last batch kami, lumipat na yung fisheries sa UP Iloilo ngayon. Okay, so nung una ayaw ni sir, and then... Natutok yung nahiya ko, pag may mga barkada, syempre taga Mindanao ako, pagka sem break, bibisita sa amin, magbabakasya, syempre magyayabangan ngayon kung saan ka nag-aaral. O balita ko, Jimmy, sa Maynila ka, anong kinukuha mong kurso? Yung iba, anong kurso nila? Yung iba, magagaling, engineering, may pangpaaral yung mga magulang eh. Yung iba naman, mga sikat na kurso, syempre architect, yung iba. Eh ako, gusto ko rin yung mga kurso nila, kaya lang baka hindi lang ako makapag-aral ng maayos. Kaya naging practical ako, kahit hindi ko gusto yung kursong fisheries noon. Noon yun ha, pero ngayon na-appreciate ko na. Mga ilang panahon nyo, kung graduate nyo o habang nag-aaral? Hindi, habang nag-aaral ako. Siyempre, na. Pag nagre-reunion tayo, kaya kwentuhan sa probinsya, oh, anong kurso mo, Jimmy? Anong inaaral mo sa Maynila? Yabang, siyempre, mayabang ka, taga-Maynila. Lalo nang sabing UP, oh, anong kinukuha mo kurso? Ikinahiya ko yung fisheries. Hinihinaan ko yung boses ko. Sabi nyo, fisheries? Ano yun? Physics? Oh, physics! Parang tapos na yung usapan. Kaya nalala ko yung sinasabi mo na sa panaginip mo, physicist. Okay. Eh kasi, nagtanggap akong physics pero hindi naman. Para matapos lang yung usapan. Para matapos na kasi. Dinatang, ano yung kurso yun? Oh, eh siyempre, parang nahalata na hindi nila familiar sa fisheries. Okay. Eh ang ano yun? Physics ba yun? Oh, physics. So, sa mga di nakakalam, si Sir Jimmy ay dating, ano? Spokesperson? Ano ba, sir? Dating lecturer ni ating alamin kay Ka Jerry. Oh, it's a pleasure pala sa amin nakakausap ni Sir Jimmy. Kaya pala una kausap ko palang sa kanya, talagang napansin ko ba? Magaling magsalita, sir. Lecturer pa ni dating alamin. Dating alamin. Pagdating sa... kasi ang ating alamin, may mga topic yan sila eh. May pang bakery. Pagdating sa tilapia, yan ang ano ko, topic ko naman. So, yung mga nag-attend, yung mga, may parang seminar type din kami, yung face-to-face noon. Galing ah. So, may mga OFW, naghahanap sila, anong pwedeng, saan kami maghahanap buhay pag mag-retire na kami sa pag-abroad. Yung iba naman, galing. May resources, pero hindi alam kung saan sila gusto maghanap buhay. Sabi ko, parang maganda yung tilapia. Doon, yun naman ang role ko. Paano ko sila... bigyan ng idea, anong pwede niyong hanap buhay sa tilapia. Okay, so yun. Kaya sa mga nakakakilala kay Sir Jerry Jeronimo ng ating alamin, yan, napapanood ko rin dati yan sa mga tungkol sa pangkabuhayan. Ay, sir. Kumusta pala ka, Jerry? Sa makikita mo, kumusta po? Shout out, Sir matagal Jerry. Kami hindi nakapag-usap ulit. Shout out, Sir Jerry Jeronimo. Shout out. Kailan nyo, sir, natanggap na or ano man sa sarili mo na, uy, masaya na pala ako sa... Nung naghahanap, siyempre, pag-graduate na ako, kasi nga, dahil may scholarship, hindi kami pwede mag-abroad. Okay. Ah, dahil ano kami, scholar kami ng bayan. Pero may taon lang yan. May for every 1 year na college, 2 years dapat ka magtrabaho dito sa Pilipinas. Okay. Kahit ano basta dito sa loob ng Pilipinas. So kung 4 years yung fisheries, dapat sa loob ng 8 years, hindi ka pwede mag-abroad. No? So sa akin naman, hindi pa ako nag-ambition mag-abroad. No? Gusto ko lang magtrabaho para medyo pero lately, nakaano na kayo, sir, nung sa abroad, nakapagtrabaho rin kayo? Hindi ko rin pinangarap mag-abroad. Okay. So, kumbaga yung ano nyo talaga, naka-destine. Destine na dito. So, nung medyo nag-umpisa na ako magtrabaho, palibasa konti ang nag-aaral ng fisheries, medyo sa totoo, nung time ko, medyo nahirapan ako maghanap ng ano, pero nakakita na kagad ako ng maraming opportunities sa fisheries. Kasi ang logic ko, maraming tao sa Pilipinas, kailangan nila ng pagkain.
kailangan nila isda, di ba? Isa sa pinaka source ng protein natin na mura ay isda. So tingin ko, sabi ko, may opportunity dito. Hindi ko pa alam kung ano pwede kong pasukang hanap buhay. So nag-employ muna ako, nagtrabaho ako sa prawn farm. Shrimp, yung uso nun, mga sugpo, magpapalaki kami ng sugpo. Eh talaga nasabak ako sa ganong. Then after a while, napunta ako sa marketing ng produkto na para sa isda rin, related din sa isda. Marketing? Doon na ba kayo nagkakilala ni ma'am? Actually, doon kami magkasama sa farm dati. Ah, sa farm. Nung nagre-recruit na kami. Niligawan ka ni ma'am Lani? Hindi. Nung nagre-recruit na kami ng pan-recorder, siyempre ako yung pinaka-boss doon, pipiliin ko yung mapapangasawa ko, yun ang kukunin kong pan-recorder. Aba, mahusay pumili si Sir Jimmy. So hindi na nakatanggi si ma'am. Nakatanggi na tuloy ang so maraming salamat. Yun pala. Teka, isa pang tanong, sir. Paano ba pinag-aaralan yung fisheries? Mga isda, pag-ano ba yan? Mag-o-opera ka ng isda, magpaparami? Actually, kung fisheries ang pag-usahan, napakalawak na topic yan. Saan tayo magsisimula? Mm-hmm. Doon ba sa tilapia, sa bangos? Iba-ibang ano o isdang talaga? Dagat, magkaiba yan. No? Meron naman sa fish pan. Kasi ang kursong fisheries may mga major din. Meron sa fish processing. Yung gumagawa ng dilata, yung mga nabibili nyo ngayon, mga dilata na tuna, o yan. Yun, fish processing naman ang major noon. Ang pinili ko naman, inland, yung sa lupa. Ibig sabihin, mga fish pan. Yun, yung paano magpaparami. Paano magpalaki, paano magparami ng similya, inland fisheries yun. Masara mga hanap buhay sa isda na nasa lupa. Meron yun yung sa dagat, marine naman yun. Marine fisheries, marine major. Fisheries. Yan, pumupunta sa laut. Ayoko kasi, baka malunod ako doon. So yun, ngayon marami na tayong natutunan tungkol sa kanilang business. Mabilis siyang casual kwentuhan lang kay Sir Jimmy. Thank you so much. Very informative. Very informative. Shout out, Sir Jerry Ronimo. Sana mapansin mo rin yung channel namin. Thank you.